Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. So bago natin umpisahan ang ating mga video guys, gusto lang ako lang i-shoutout yung mga idol natin na nag-comment sa ating mga videos. Sina Jill Rose Minurcio, Ezekiel Nalios, Ronmar Roland, Ron Martinez, JPS Fishmall Hobby, Mark Liquinan, at isang napakalakas na shoutout sa ating idol na si J. Joshua Lopez. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat guys. Sa videong ito guys ay mag-a-update lang tayo, no? Kamusta na ang ating mga baby shark, baby flower horn, hindi baby shark, baby flower horns natin. So pang almost mag 2 weeks na sila. At ito na sila guys, no, mga ano na sila, mga swimmers na talaga sila, no. So ang last update natin, mga wigglers pa sila. So mga after 5 days, no, nag-i-swim na sila. Mabilis lang silang lumaki. At pinapakain ko sa kanila yung ano lang, baby brine shrimp, no, yung BBS. So dalawang klase yung aking pinapakain sa kanila, isang decapsulated at isang live. So ayan guys, oh. Ito yung ano ko ngayon, yung pag-culture ba tawag niyan, para mag-hatch, no, ang ating mga baby brine shrimp. So nilalagay lang natin sila dyan and then mga 24 to 48 hours mag-hatch sila. So ayan, may mga hatchlings na dyan, nag-hatch na sila, mga pang ano na ito, pang more than 24 hours na ito. So siguradong bukas ng tanghali, no, siguradong mag-hatch na lahat ng mga eggs ng baby brine shrimp natin. And then ito yung pangalawa, yung pinapakain ko sa kanila, no, kasi since sa yung pag-hatch ng baby brine shrimp ay kailangan talaga na na dalawang araw, isang araw, bumili ako ng decapsulated na. So ibig sabihin, no, hindi na siya kailangan pang i-hatch kasi yun nga, from the word itself, decapsulated, wala na siya sa kanyang shell. So parang dried siya, dried na baby brine shrimp. Teka, pakita ko sa inyo. So ayan siya guys, oh. Ayan yung baby brine shrimp na decapsulated. Ayaw ma-focus. Ayan. Yung mga maliliit lang, pinong-pino, no, parang pulbo lang. So yung pa pinapakain ko sa kanila dito, no, mga yung tama lang, no, tama lang guys, no. Wag natin masyadong pakainin ng, kung tayo ay mayroong mga baby fishes, no, wag natin pakainin ng masyadong marami, baka bumulwak ng tiyan. Okay. So ayun, yung tama lang, no, na pagpapakain. So yan guys, no, yun ang ating update ngayon. So pang maybe pang ano na to, pang 12th day na to nila na nandito sa ating sa kanilang tank, 20 gallons na tank. Ayan, so yun lang guys, no, yung update natin ngayon. At hopefully, no, pag dating ng 3 buwan siguro, mga December or January, pwede na nating i-out ito. So yung iba sa dito ipaparaffle natin para may maibigay din tayo sa mga subscribers natin dito sa ating channel. So kaya I'm very thankful, no, talaga kayo guys, no, na laging nakatutok dito sa ating channel. Maraming salamat talaga sa inyo. Yan, kahit pipitsugin lang minsan yung ating mga content, no, at least, no, may natutulungan tayo kahit papano. Ayan, so hanggang dito lang tayo guys. Don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Ang dami-daming views ng ating mga videos pero konti lang yung nagsasubscribe. Subscribe na kayo guys. Okay? Ayan, so dito lang tayo guys. Thank you so much sa palagi ninyong suporta sa Sashimi the Flowerhorn Channel. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next upload. Bye-bye!